pansinin nyo tong ilaw na to, as of now, naka-off. Kapag naka-off ang ilaw na yan, ang ibig sabihin mga boss, kahit anong gawin sa sasakyan natin, ignition switch or kahit itulak pa yan, kung manual transmission man yan, hindi aandar yung ating sasakyan hanggat dito umiilaw. Yan yung indicator natin. So, pasok lang ako ng valid fingerprint. Hindi, muurong siya. Hindi ko mahawakan. Ayan. Makikita nyo umiilaw siya. That is the only time mga boss na aandar ang ating sasakyan. So, kapag ka hindi valid fingerprint ang ipinasok, wait lang, patayin muna natin. Ayan. Itong ibang finger ko, hindi naka-register yan. Ito lang. So, kapag ka nilagay ko yung mga finger ko, ayan, kahit anong gawin ko, hindi sila pumapasok. Ayan. Guys, so abala ako ngayon kasi nire-reconstruct ko yung dati kong project. Kung natatandaan nyo or napanood nyo yung video ko noon sa anti-carnap device na ginawa ko, yung fingerprint anti-carnap device. So nire-reconstruct ko siya ngayon para maging isang solid project ko na rin. Sa mga hindi pa nakapanood, ayan yung video na yan. Panoorin nyo kung paano gumagana yung aking anti-carnap device. Fingerprint mga boss, kasi alam nating lahat ng ating fingerprint is unique. Kumbaga wala tayong kapareho niyan sa buong mundo. Nag-iisa lang tayo may ganyan kasi ng fingerprint. So napaka-unique niyan. Kaya isa sa pinakamagandang anti-carnap device talaga is yung fingerprint anti-carnap device. Tapos itong ginawa ko na to, na test ko na to sa kotse namin, na test ko na rito sa motorcycle, pero may mga gusto lang ako i-reconstruct, gusto ko lang i-modify. So pagpasensyahan nyo na dahil nasa draft mode pa lang ako, kaya medyo maigulo pa yung wiring yan. So as we all know naman, ang ating sasakyan meron namang battery yan. So as of now, nakadirekta pa yung sa battery natin, pero pag in-install na to sa sasakyan natin, mamamodify yan. Ito yung aking ginawang anti-carnap device. Ayan. Meron yung fingerprint sensor, tapos meron din yan syempre yung LCD display. Tapos meron yung switch dito sa gilid. Ang purpose niyan syempre para pag gagamitin lang natin yung fingerprint, doon lang tayo magpa-punch ng ating finger. Kaya ito turn on natin siya. Tsaka yun yung time na pa-under natin yung sasakyan. So kapag hindi natin pinapa-under yung sasakyan, off muna. So, ganito ang mangyayari mga boss. Nag-register na ako na isang finger dito. Ang una-una natin ginagawa sa sasakyan natin pagpasok is to turn on yung ignition switch. Tapos, start, diba? Pero ang dito, ang una-unang gagawin, itong red wire na to, imagine nyo na lang to yung ating ignition switch siya. Kapag nag-turn on tayo ng ignition switch, magkakaroon ng power yan, di ba? Okay. So, ang unang-unang natin gagawin kapag meron na ng fingerprint anti-carnap device, turn on muna yan. And then, ipapasok yung valid fingerprint. Pansinin nyo tong ilaw na to, as of now, naka-off. Kapag naka-off ang ilaw na yan, ang ibig sabihin mga boss, kahit anong gawin sa sasakyan natin, ignition switch or kahit itulak pa yan, kung manual transmission man yan, hindi aandar yung ating sasakyan hanggat dito umiilaw. Yan yung indicator natin. So, pasok lang ako ng valid fingerprint. Hindi, muurong siya. Hindi ko mahawakan. Ayan. Makikita nyo umiilaw siya. That is the only time mga boss na aandar ang ating sasakyan. So, kapag ka hindi valid fingerprint ang ipinasok, wait lang, patayin muna natin. Ayan. Itong ibang finger ko, hindi naka-register yan. Ito lang. So, kapag ka nilagay ko yung mga finger ko, ayan, kahit anong gawin ko, hindi sila pumapasok. Ayan. Hindi na-activate yung ating device. Ayan. So, isa pa lang yung fingerprint na niregister ko, yung aking right thumb pa lang. Kaya kapag yan yung pinasok ko, ayan, ma-activate ang ating ignition. So, mag-start yung ating sasakyan. Yan. So, paano yung sinasabi ko na ano purpose nito? Ito kasi is horn or alarm.
So pagdating sa pagnanakaw, mga boss, ang unang-unang ginagawa ng mga magnanakaw dyan, syempre nagtatap sa ating ignition, nagtatap sa ating wiring para mapaandar nga yung ating sasakyan, mapastart nila. So ang ganitong ginagawa dyan, pagpasok pa lang nila doon, magtatap na sila, diba? So kapag ka ang unang-una nilang ginawa, mga boss, is nagtap sila at nag-activate ng ating ignition system without entering valid fingerprint, ganito ang mangyayari. For example, nabuksan na nila. Ito na, i-on na nila ignition switch. Ayan. Mag-a-alarm. Dali, mag-a-alarm, diba? Ayan. Tapos, hindi yan titigil. Titigil yan pag pinatay nila ignition switch. Pero hindi nila papadari sa sakyan. Tapos, ano yung next thing na gagawin para tumigil yung alarm? Magpasok ng valid na fingerprint. Kaso hindi nga nila magagawa yon kasi nga magnanakaw sila. Hindi valid yung kanilang daliri. Kahit anong gawin nila dyan, hindi yan titigil. Okay? So, there's no way para manakaw yung ating mga sasakyan. So, yan yung gusto kong i-construct ngayon. Tapos, mapapansin ninyo, dito sa aking bagong ginawang module, merong LCD display dito pero blank. Parang plano ko kasing i-reconstruct dito, mga boss. For example, ako as jeep doctor, gusto ko na kapag pumasok ako sa kotse ko at binuksan ko yung aking fingerprint device, makikita ko rito yung pangalan ko. Gusto ko lang makita na nandyan yung pangalan ko. So, i-reprogram ko lang sandali ito. Ito naman, guys, yung sinasabi ko sa inyo, nag-i-scroll. Ayan. So, maganda siya, di ba? Ito naman yung problem. Since pinoprogram pa itong aking device from different modes, once napaganahin ko itong LCD display, nawawala naman yung functionality ng aking fingerprint. Ayan, pansinin nyo. Ayan. Wala yung functionality ng aking fingerprint. Tsaka pansinin nyo, pag turn on ko pa lang ng ating device, nakailaw na yung aking indicator. So, that's the time na mapapaandar yung ating sasakyan. And that is bad. Kailangan ko matutunan ngayon yung programming nung anti-carnap, yung fingerprint, at the same time yung welcome or itong name tag na to. Kailangan ko silang mapagana at the same time. So, pinag-aaralan ko pa yan. Medyo challenge lang para sa akin kasi syempre hindi naman ako programmer. Wala naman akong alam regarding sa programming. Okay, so kahit itong device na to nga pala, binigay sa aking idea ito ni MC Oligario noon. Kasi gumawa ako dati ng anti-carnap device, yung sa remote, yung napapa-start yung makina gamit yung remote control, tapos anti-carnap din, hindi rin naandar sa sakin nyo kapag wala yung remote na yon. So, since nakita niya yung video na yon, parang challenge niya ako, sir, baka kaya mong gawin to. So, nung pinag-aralan ko yung pinakita niya sa akin na video, tapos yung module pinakita niya sa akin, nakita ko yung weak point. Yung weak point kasi nakita ko na yon, anti-carnap device na yun, applicable lang for automatic transmission cars. Pero sa mga manual, hindi pwede. Kasi sa mga, ang functionality kasi ng fingerprint, pang start, pang trigger ng starter. Siyempre, sa automatic transmission na car, hindi aandar ang sasakyan kung hindi electric. Hindi kasi pwedeng itulak. Hindi katulad sa manual na pwede mong itulak, di ba? And then, that's the problem. Siyempre, hindi naman lahat ng sasakyan is automatic. And next thing, since sa starting nga lang siya gumagana, madali pa rin dayain yon. May way para madaya yung fingerprint anti-carnap device na yon para lang mapastart yung automatic transmission kahit hindi mapagana yung device, yung device mismo, di ba? So, may daya yon. So, nung time na yon na-challenge ako, kaya naghanap ako ng mga tutorials niyan online sa YouTube. So, may mga gumawa niyan sa motor, electric starting. Ganun din eh. Electric starting din eh. Pero pag kinik mo yung motor, aandar din. So, nonsense. So, kahit na maghanap kayo sa YouTube ng tutorial na to, wala kayong makikita. So, that yun yung nag-challenge sa akin. Kaya last year, nagawa ko rin tong video na to. Kaso, this year naman, naisip ko maganda may welcome. Parang may LCD display nga. So, yun yung naiging problem ko. Hindi ko maiprogram na sabay na gumagana sa fingerprint tsaka yung sa LCD display. Pinag-aaralan ko pa. So, pinagsasama-sama ko yung lahat ng details na nakikita ko sa YouTube. Tapos, nag-Google search din ako kung anong klaseng program ang kailangan kong i-encode sa device para gumana sila ng sabay. Okay? Medyo mahirap to kasi wala akong background with programming. Siyempre, ang natapos ko talaga is computer
technology, pero not programming. Magkaiba pa rin yun. Tapos, syempre, yung pinag-aaralan ko naman ngayon as automotive by myself, hindi ko rin ma-enhance yung sa programming. Wala akong alam talaga doon. Pero pinipilit natin yung mga boss. So, sana maging successful ito. Pag naging successful ito, mga boss, i-integrate ko na to na i-install sa sasakyan namin. Tapos, bibili pa ako ng isa pang unit. I-integrate ko rin naman isalpak sa motorcycle. Both carb and FI motorcycles, i-integrate natin yan. Tapos, as of now, lahat ng ginamit ko rito is mga substandard parts pa. Yung mga, kasi nga, nasa ano pa lang ako, nasa point of experimenting pa lang ako. So, hindi pa ako pwedeng bumili ng mga original parts kasi kapag may na-damage ako, nasira ako, masyadong mahal. Kasi itong mga substandard parts na to, for your information mga boss, kung magkano nang nagagastos ko. Mga substandard parts pa lang ito, nasa 3 to 4,000 pesos na ako. So, mamahal. Mahal to. Siyempre, ano eh, high technology kasi syempre fingerprint. So medyo mahal, malaki yung gastos. Kapag ka naging original ang mga parts nito, may possibility na mag times 2 or mag times 3 yung cost. Parts pa lang yun. Parts pa lang yun mga boss. Hindi pa kasama dun yun sa pag-i-install, kapag inilagay na sa sasakyan nyo, pag pinrogram na. So marami, malaking gastos to. Hindi ko alam kung magkano ang aabutin ito. Pero wish me luck mga boss na maging successful itong aking susunod na project na to. Pag naging successful to, i-install natin. Tapos try natin kung kaya ko kayong supplyan ng parts. Tapos gagawa ko ng tutorial kung paano siya i-install. Pero ituturo ko yung installation tutorial dun lang sa magbibili ng fingerprint anti-corrupt device kasi kailangan kayo lang yung matuto. Hindi pwedeng matuto yung iba. Kasi yung iba, pag natutunan niya, for example, mga magnanakaw nga natuto niyan. So, delikado, di ba? So, magkakaroon sila ng idea how it works. So, yung video na yan gagawin ko para lang doon sa mga talagang magpapa-install or sa mga gusto talaga magkabit sa mga sasakyan nila. Guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Abang po kayo sa magiging resulta nitong project ko na ito.